ang ginawa ko, so ni-research ko ngayon itong si Governor Mamba. Kasi ganun po ako mag-vlog, mga kababayan. Kapag meron po nagkukundina sa mga plano po ng ating presidente, ni-research ko po yung background po ng politicians na yon, ng public officials na yon. Baka nga merong interest. So ngayon, panoorin po natin itong sinabi nga po ni Governor Mamba kung bakit tutol nga siya dito sa EDCA. Okay? Pinanggalan natin yung mga base militar. Takot po natin papasok pa. Let the people see that we decided on years back. No? Tama na po ito. Pagkakasama mo tayo pagkakamit para gyera nila, gyera nila. Gyera natin. Makututulong sila. Marami salamat. Sana po maintindihan nila ang hinaing namin dito sa kagaya. Meron naman sila mga carriers at kung ano-ano dyan, but not staying here. Pinaalis na nga natin yung bases doon. Ano pa, bakit natin imbitahan natin ang tatanga naman natin, Pilipino? So, ang tatanga daw natin mga Pilipino, sabi niya. Sabi nga po ni Governor Manuel Camba, ang tatanga daw natin mga Pilipino kasi nga pinalayas na raw po natin yung mga Amerikano. Yung mga base daw po ng Amerikano, pinalayas na raw po natin. Bakit daw natin pinababalik? Unang-una, Governor Manuel Mamba, hindi naman po natin binabalik yung mga base po ng Amerika. Ang ginawa lang po natin ay naglagay lang po tayo ng mga military troops po ng USA at saka ng mga equipment po ng actually panggera nga eh. Panggera sa mga base po na existing po sa Pilipinas. Mga Philippine base po 'yon. So hindi po natin pinababalik po yung base po ng Amerika. Mali po kayo doon. So ngayon, so ni-research ko pa lalo. So ano ba talaga yung pinaka posibleng hugot ni Governor Mamba? Kung bakit niya nga ginagawa ito. Ngayon, okay lang sana kasi nabatikusin mo ito, Governor Mamba. Especially na governor ka, sa Cagayan mismo, kung saan nga pinagpaplanuan na ilagay itong EDCA. Pero nakitaan ka po kasi ng interes eh. Nakitaan ka po ng interes kung bakit mo pinagbabawal or kinukundina mo itong pagpasok po ng mga American troops at saka equipment po sa Cagayan. So ngayon, tinanggay natin to dito. So nakita ko to sa Daily Guardian noong 2022. Sabi nga po dito, basahin lang natin. Cagayan Governor Manuel Mamba Sr. adamantly denied that the contractors are mining black sand in the town of Apari, but residents are far from convinced. Okay, so ito po yung picture po ng sinasabing black sand mining. Yan, ayan po yung pictures. Okay, troubled waters. Resident accused contractors of using dredging project to mine black sand. Actually, mga kababayan, itong dredging, mga kababayan, is maganda po ito sa kalikasan, to be honest. Kasi nga po, actually, ang naalala ko po kasi, kwento ko lang, no? Naalala ko kasi, dito po sa Pasig River, nagkaroon po ng dredging. Dredging ba tawag doon? Baka magkamali ako eh. Oh, nagkaroon po ng dredging dyan dati, nung panahon po ni Gloria. So kaya nga ginawa tong dredging po na to, para nga lumalim yung dagat. Kasi nga, kapag yung dagat nga po is punong-puno na ng borax at saka ng basura, talagang dapat dinidredge yan para lumalim po ulit. Kasi once na bumabaw nga po yung dagat, is malaki po yung chance po talaga na bumaha. So, ginagawa po yung dredging po na yan. Pero nga po, ang sinasabi nga po ng mga tao po sa Cagayan is tinatago lang po ni Governor at saka ng mga Chinese na company na to, yung black sand mining sa pamamagitan daw po ng dredging. Kasi actually mga kababayan, 2019 pa pala ginagawa ito. Kung hindi ako nakakamali, 2019, syempre kung dredging lang yan, dapat tapos na yan. Diba, gaano ba kalalim ang gusto ni Governor Mamba na dredging para palalimin po itong dagat para hindi bumaha? Gaano kalalim? Singlalim ba ng Mount Everest at inabot ito ng 3 taon? Ganun ba? So kung ganun na katagal yung dredging dyan, so nakakapagtaka na. Kasi hindi na dredging yun. Para sa akin, pag tumagal na po ng ganun katagal, hindi na dredging yung ginagawa doon. O ngayon, dito ha, so ito nakita ko to sa mga Facebook post. So dito ko nakita na 2019 pa pala ginagawa itong dredging na to. So sabi dito, no,
Sabi ni Governor Mamba, ayaw niya sa black sand mining sa Cagayan. Ngunit malinaw pa sa sikat ng araw ang lantaran at garapal na black sand mining operation sa ilog ng Cagayan. So, 2019 pa to. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yung dredging dyan sa Cagayan. So, hindi na po dredging ang ginagawa dyan para sa akin. O, di Lennon, di ba? 2019. Ang nakita ko, hindi ko alam kung mas matagal pa dyan. Kasi nga mga kababayan, ulitin ko lang, para mas malinaw, no? Kasi mukhang hindi ko na ano eh, hindi ko na-explain na maayos eh. Ginagawa po itong dredging, for example nga po, yung sa Muntinlupa at Sukat, ano bang ilog yun? Laguna de Bay pala, Laguna de Bay. Oh, sa Laguna de Bay. Oh, sa Laguna de Bay nga po, yung mga karatig po na mga lugar dyan sa Laguna de Bay, yung Makati, yung Paranaque, yung Muntinlupa, binabaha po yan. Kasi nga umaapaw po yung Laguna de Bay. So ang ginawa nga po nun ni Gloria is pinalalim yung dagat kasi nga punong-puno na ng borax at saka basura, pinalalim yung dagat para nga po hindi na umapaw. Para hindi umapaw po sa mga karatig po na lungsod. So tumatagal lang siguro yan ng isang taon. 6 months to 1 year lang po siguro yung dredging. Sa pagkakaalam ko lang. Pero kung ang dredging po ay umabot na po ng 3 taon, hindi na dredging yun. Para sa akin, hindi na dredging yun. May kinukuha na kayo sa ilalim ng dagat. Gusto ko naman, Governor naman. Governor! Hindi dredging yan para sa akin. George Motakero, yung paglubog ng Cagayan dahil sa black sand mining at dinadala sa China. Oh, kasama yan dito, syempre. So ngayon, ito nga mga kababayan. No? So ngayon, naghanapan na po ako ng mga pictures po ng sinasabi po na dredging. Dredging po ah. Oh, so ito. Walang yan, dredging na dredging oh. Mga kababayan, ganyan po yung dredging. Para po kay Governor, ganyan. Okay lang sana kung mga borax yan eh. Eh black sand yan oh. Ito oh. Oh. Oh, dredging equipment nga to. Ito, dredging equipment nga talaga to. Pero ito, tinitipon nyo na yung black sand. O ngayon, ito na mga kababayan, di ba? O ngayon, dyan po sa nanonood sa akin ngayon. O, sa tingin ninyo ba, na dredging po ang ginagawa po ni Governor Mamba o black sand mining? Di ba? Mamaya, papakita ko sa inyo, Donkey, kung saan dinadala itong mga black sand po na to. Okay. Technically illegal yan. Pero once na tinago mo kasi ito sa dredging, yung dredging po kasi is legal yun. Yung dredging po kasi is maganda po sa kalikasan yun technically. Kasi nga pinapalalim mo yung dagat at para makaiwas po sa baha. Ayon. At malimit po, ginagamit po ang dredging po talaga kapag puro borax na po yung ilalim po ng dagat. Diyan po ginagamit yung dredging. So dahil nga po dito, no, nakita ko to sa ABS-CBN News, okay? Sabi dito, no, na sa 1,700 mangingisda at anti-mining advocates ang nagprotesta sa Apari laban sa black sand mining sa Cagayan River at Babuyan Channel na dahilan nila ng pagkakaunti ng nahuling aramang sa lugar. Ano yung aramang? O, Dilenon, ano yung aramang? Hindi ko alam yung ano yung aramang eh. So ngayon, meron naman talagang karapatan itong si Governor Mamba na kundinahin itong EDCA. Especially, na sa lugar niya mismo ilalagay ang isa sa mga sites po nito. Yung pagpapalawig ng EDCA. Ang plano ata nila sa Cagayan or sa Isabela na malapit din po ito sa Taiwan. Ah, alamang. Aramang eh. Yung maliliit na hipon, di ba? O yun. Sana ba ako? O yun nga, di ba? Wala namang problema. Kasi nga, entitled naman po si Governor na kundinahin ang EDCA. Kasi nga, sa lugar niya mismo ilalagay. Yun nga lang po mga kababayan, okay lang sana yun. Yun nga lang po kasi, nakitaan po kasi ngayon natin nang sinasabi nga nila na partnership po ni Governor Mamba at saka ng mga Chinese dito nga po sa black sand mining. At ngayon po, meron pong report po dito si Jessica Soho na ako po yung natawa sa mga sinasabi po ni Governor Mamba. Actually, konting common sense lang po Governor Mamba, napaka walang utak na lang po ang hindi makakapansin dun po sa palusot ninyo. Oh. Idol, napakamahal ng black sand.
napakaganda ng Black Sand dyan, no? Kaya nga siguro interesado yung Chinese. At ngayon, itong Black Sand nga po na to ay ilalagay ito sa Hong Kong. Na ang Hong Kong po ay nasa China. So ngayon, panoorin ngayon natin, ha, yung sabi nga po ni Governor Alamang. Ni Governor Mamba. Sige. Itinanggi ni Cagayan Governor Manuel Mamba na may nangyayaring black sand mining sa Cagayan River. Sa gitnayan ng kumakalat na post sa Facebook na ipinaminigay dumano ng local government unit ang buhangin sa mga Chino para magamit nila ito sa pagtatayo ng runway ng Hong Kong Airport. Ayon kay Governor Mamba, totoong may dredging sa Cagayan River pero ito'y para palalimin ang ilog. Nahihirapan na raw kasi ang mga barkong nagdadala ng mga produkto sa probinsya. Matagal na rin daw plano ang pag-dredge ng Cagayan River. Ang problema, hindi raw nila alam kung saan itatambak ang makukuhang buhangin. Kaya nag-alok daw ang Chinese company na Pacific Incorporated na gawin ng libre ang dredging. Kapalit nito, susuriin nila ang buhangin kung pwede itong gamitin sa reclamation project sa Hong Kong Airport. Gip pa ni Mamba, maliit na porsyento lang ang miniminang black magnetite ore sa apari. Kaya imposible raw na magkaroon ng black sand mining sa lugar. There is also a certification coming from MGB that there is no commercial value of the black sand content of those being dredged out. Pumunta sa atin ang mga Chinese and Taiwanese that are willing to dredge it for free for as long as they get the dredge material na dalhin nila sa Hong Kong. Because according to them, they will reclaim part of the Hong Kong Bay to expand the Hong Kong Airport. Oh. At tanggalin naman yung micro visit kay Governor. Si Governor talaga, hindi naman kalbo pala tawa. Panoorin ulit natin, no? Kasi gusto ko lang ipapanood sa inyo ng buo. At ngayon, panoorin ulit natin at doon po natin gagawin ng reaction. Okay? Kasi ang sabi nga ni Governor, libre daw po ito. Libre. Well, saan ka nakakita ng negosyante na mag-o-offer ng serbisyong libre dun po sa isang gawain na hindi sigurado na may kita? Come on! Oh, dredging daw yung ginagawa. Oh, inabot na ng 3 taon, dredging pa rin yan? Oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na nakikitaan po ngayon natin po ng hidden interest. Hindi ko inakusahan si Governor Mamba dito. Ito, opinion ko lang po talaga ito. Na bakit inaabot ng 3 taon yung dredging? Ganun ba katagal yung dredging? Inaabot talaga ng 3 taon yan? O sige, panoorin lang natin po ulit, no, para mas ano, para magawa natin ng reaction na maayos. Okay. Itinanggi ni Cagayan Governor Manuel Mamba na may nangyayaring black sand mining sa Cagayan River. Sa gitnayan ng kumakalat na post sa Facebook na ipinaminigay dumano ng local government unit ang buhangin sa mga Chino para magamit nila ito sa pagtatayo ng runway ng Hong Kong Airport. Ayon kay... Okay, so ngayon yung sinasabing araw po ng mga tao sa Cagayan is... Ipamimigay daw po ni Governor Mamba, pamimigay daw, no? Libre yan, ha? Libre. Okay, ipamimigay daw po ni Governor Mamba yung mga nahukay daw po ng mga black sand sa Hong Kong Airport, na ang Hong Kong Airport po ay parte po ng China. Ah. So, dun po yung connection nun. So, kasi nga mga kababayan, once po na nakapasok po itong EDCA, especially po itong mga equipment po ng mga Amerikano, posibleng masilip po ito. Posibleng masilip po kasi ito. Pwedeng hindi pa kailaman ng gobyerno kasi nga dredging nga daw, pero magiging issue po ito pag nasilip po ito ng mga Amerikano na kumukuha daw po hindi umano ng black sand sa Cagayan papuntang China. So ang point ko lang dito, malinaw po na papuntang China yung mga nahuhukay po na black sand sa Cagayan. Okay. Governor Mamba, totoong may dredging sa Cagayan River, pero ito'y para palalimin ang ilog. Nahihirapan na raw kasi ang mga barkong nagdadala ng mga produkto sa probinsya. Matagal na rin daw plano ang pag-dredge ng Cagayan River. Ang problema, hindi raw nila alam kung saan itatambak ang makukuhang buhangin.
Sorry, ulitin ko lang, no. Ulitin ko lang, no. Kaya dinedredging daw po yung ilog para daw po palalimin yung ilog. So, tatlong taon na yan, hindi pa ba sapat yung lalim? Hindi pa sapat yung lalim sa loob ng tatlong taon? Hindi pa ba sapat yung ano? Yung walang kinita? Sabi daw, wala dong kinita eh. So, hindi pa ba sapat yung walang kinita? Ay, naka! Kaya nag-alok daw ang Chinese company na Pacific Incorporated na gawin ng libre ang dredging. Kapalit nito, susuriin nila ang buhangin kung pwede itong gamitin sa reclamation project sa Hong Kong Airport. Oh, ito yung sinasabi ko kanina na para sa akin isang malaking kabullshitan ito. For example, ako yung isang dredging company. Kunwari, ako isang dredging company. Papasok ba ako sa isang kontrata na siguradong hindi ako kikita? Di ba? Ayun yung point ko dito eh. Kunwari ako yung dredging company na inalok ni Governor Mamba. Ah, hindi. Ako yung Chinese company na nag-alok kay Governor Mamba. Sorry. Na, sige, kami na magdedwelging dyan. Pero libre. So, pero hindi kami sigurado, nakikita kami dyan. Meron mang ganong negosyante? Hindi ko makuha yung logic dun eh. Kasi ako kahit papano, isa akong maliit na negosyante. At kung meron akong papasukin na isang serbisyo, sinisigurado ko talaga dapat na hindi ako malulugi. Pwedeng bawi lang, pwedeng gusto ko lang magpasikat, pwedeng bumawi lang ako, pwedeng for advertising, pwedeng gusto ko lang magpakilala para ano lang, para makilala ko ng ibang tao, para sila, saan sila kumuha sa susunod. Diba? Pwedeng ganun eh. Pero sabihin nyo na libre? Diba? Yung magsaservisyo kayo ng libre? At dun mo pa malalaman kung kikita ka? So ngayon mga kababayan, no, kung merong taga-Cagayan po na nakakilala kayo, di ba? Baka gusto niyo na lang i-share tong video. Pero yun nga, yung logic na libre-libre na yan, para sa akin, isang malaking kabullshitan yan. Especially Chinese pa. Saan ka nakakita ng Chinese na nag-offer ng libre? Posible yung kita maliit, gawain ng Chinese yan. Pero yung libre, come on! Come on! Oh. Continue. Napainit ang ulo ko eh. Ano ba yan? Gipa ni Mamba, maliit na porsyento lang ang mininang black magnetite ore sa Apari. Kaya imposible raw na magkaroon ng black sand mining sa lugar. There is also a certification coming from... So, ang sabi nga po ni Governor Mamba, maliit lang naman daw po yung porsyento ng black sand ore. Pero mga kababayan, hindi po yan ang sinasabi po ng mga picture po na to. Hindi po ito yung sinasabi po ng mga picture po na to. Maliit lang daw na porsyento. Eh, ano yan? Eh, puro black sand yan eh. Ay, nako. Niloloko nyo yung sarili nyo. Itinanggap ng airport. Gipa ni Mamba, maliit na porsyento lang ang miniminang black magnetite ore sa Apari. Kaya... There is also a certification coming from MGB that there is no commercial value of the black sand content of those being dredged out. Pumunta sa akin ang mga Chinese and Taiwanese that they are willing to dredge it for free for as long as they get the dredge material from Hong Kong. Because according to them, they will reclaim part of the Hong Kong Bay to expand the Hong Kong airport. So ngayon, ulitin ko lang, hindi ko inaakusahan si Governor Mamba dito. Malay mo nga naman totoo. Malay mo nga naman na libre. Oh, malay mo nga naman na walang black sand. Malay nyo nga naman na totoo. Oh. Kayo na po humusga kung totoo ba 'yung sinasabi ni Governor Mamba. Kayo na po humusga. Pero mga kababayan, dito po natin ipapasok ngayon yung sinasabi niya about EDCA. Okay lang sana, okay lang. Kunari, ang isang governor na magkundin na po sa EDCA, especially na doon ilalagay po yung EDCA sites, okay lang yun. Not unless po na wala tayong nakitang interest. O ngayon, ang sabi kanina sa akin, ng isang unang nag-comment na sinisiraan ko lang daw po si Governor Mamba, eh ano to? Hindi naman paninira itong ginagawa ko. Nagpakita po ako ng mga reference bago po ako gumawa ng content. Oh.
So ngayon, kayo ba, naniniwala ba kayo na libre at walang kinita si Governor? Ay, ano ba yun? Di nga, kayo lang. Kumbaga, bilang isang simpleng mamamayan, na ilagay po natin yung katayuan po natin dun po sa mga dwelling company po na yan, na papasok po dito sa Cagayan para mag-dwelge ng libre. Naniniwala ba kayo na walang kinita doon, na walang kitaan doon? Kayo na po bahala humusga doon. So, ulitin ko lang, wala akong sinisiraan dito. Nagpakita lang ako ng reference at saka opinion ko. Okay. Looks like personal interest ni Gov Mamba. Okay, o yun nga, di ba? Sa apat po na sides po na posibleng pasukin po ng EDCA, ito yung Palawan, Isabela, ano ba yung isa? Cagayan, tapos may isa pa. Di ba? Yung mga yan po, yung iba po dyan ay hindi naman po nagre-reklamo yung governor. Pero itong si Governor Mamba lang po, yung nag-iisang governor na nagreklamo. At napaka-coincidence naman po mga kababayan na kung sino po yung nag-iisang governor na nagre-reklamo, siya pa yung may issue po ng Black Sand Mining na may partnership po sa China. Well, kayo na lang po humusga. So ngayon, maraming salamat po mga kababayan na umabot po sa akin ng 210 po yung nanonood. So, thank you po sa patuloy po na pagsuporta po sa akin channel. So, kung meron po kayong kilala na taga-Cagayan, kahit hindi nyo na siguro i-share itong video na to, kahit hindi na, i-share nyo na lang po yung message para po makatulong po sa information. Ganun na lang po. Parang ngayon na lang po yung tulong po ninyo dito po sa administration po natin. At saka, syempre, nanlilimos po ako sa inyo ng like. Meron po akong 200 na nanonood ngayon. Pahingi po ako ng like bago po tayo magtapos. Thank you po. Maraming salamat. Thank you po.